ng pangunawa. Ipaliwanag mo ang kalooban ng Diyos, Espiritu ng katalinuhan. Manguna ka sa lahat ng gawain. Halina, Espiritu Santo, puspusin mo ang pusong tapat sa iyo, puso ng mga biniyagan, pusong humahanap sa iyo. Halina, Espiritu Santo, pagningasin mo ang apoy ng iyong pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay Linggo ng Pentecostes, o ikala, 50, ng araw ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Ngayon ay Linggo din na nadeklara na World Day of Environment. Ang Linggo sa kalikasan. Ngayon din ay tinuturing nating Linggo ng kapanganakan ng simbahan. Mga kapatid, isama po natin sa misang ito ang mga intensyon natin para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Jesus Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon na mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon na mga nag-cross-posting na mga chapels, groups, communities at mga parokya. Isama rin natin sa misang ito ang intensyon natin sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Pentecostes, tinanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang misyong ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang panatili ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na una sa lahat, ang misyon ay nagmumula sa Diyos at gawain ng Diyos. Ito ay walang iba kundi ang pagpapatuloy lamang ng mapagligtas na gawain ni Jesus sa kasalukuyan at sa darating pang mga panahon. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaan, sinasamba ka dahil sa atin ng kalahatian. Kamunungan Diyos na pinagdaan, amang nakapangyarihan, Panginoong Jesu Kristo, anak na Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibot na. Tanggapin mo ang aming kalilingan, ikaw na nagmumuklo sa kanan ng Ama. Espiritu sa lahat ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gayun mong ang buong daigdig ay makustos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan. Noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon-tipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang mga tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma.
maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo, may mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauwi sa alikabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo ay suguin, poon, tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo ay suguin, poon, tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binibinyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinaiinom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinagpo at sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami maghusa. Kaibig at patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init,
kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ina, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan. Ang buhay namin dangal, marumi palinisin, lantay panariwain, sakit namin gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alap, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritu aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Palakpakan po natin ang Pong Hesus Nazareno. Araw po ngayon ng Espiritu Santo, palakpakan natin ng malakas para sa Espiritu Santo. Ngayon ay Linggo ng Kapanganakan ng Simbahan. Kapanganakan nating lahat. Pakibati sa mga katabi nyo. Happy birthday. Birthday ng simbahan. Birthday natin dahil dumating na ang Espiritu Santo. Pero bakit tinatawag na Pentecostes ang araw na ito? Ang Pentecostes ay salitang Grego na ibig sabihin 50. Ito po yung 50 na araw na ginugunita ng mga Hudyo mula sa Pasko na isang paalaala na sila'y pinalaya ng Diyos na si Yahweh mula sa Ehipto, at ang panglimampo na araw, 50, ay tinatawag na Pentecostes. Para sa mga Hudyo, ang numero na 7 ay mahalaga. Idoble mo ang 7 sa 7, 7 times 7, 49. Dagdagan pa ng isa, 50, lalong mas mahalaga, lalong mas banal. Kaya, 50. At itong panglimampo para sa atin ay ang panglimampo na araw mula sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito po ay mahalaga sa atin dahil dito tayo pinanganak, dahil nabuo na ang simbahan, dahil dumating na ang Espiritu Santo. Sa ating unang pagbasa, ay atin pong napakinggan ang pagdating ng Espiritu Santo habang nagkakatipon ang mga apostol at ang mga alagad ng Panginoon sa isang bahay kasama ang mahal na Birhen Maria. Waring isang dila ng apoy ay lumapit sa kanila at sumas sa kanila, at sila'y nagsalita ng glossolalia. Glossolalia, isang salita ng na espiritual na malalaman ng lahat. Anuman ang sinasabi ay maintindihan sa sariling wika ang sinasabi. At dahil dito, sa kanilang pagtanggap ng Espiritu Santo, ang lahat ay nagkaroon na ng misyon. Ang misyon ay misyon mula sa Diyos, at itong Diyos naman na nagsugo sa ating Espiritu Santo upang ang misyon ng pagligtas at pagbibigay ng buhay na ganap at ikasiyasya ay pagpatuloy ng Panginoong Hesus. Pero siya ay pinatay, ipinako sa cross sa marahas na paraan ng tao. Ngunit nabuhay siyang muli at umakyat sa langit upang isugo sa atin ang ating patnubay, Parakletos, na siya yung, ayon pa sa ating Salmo 104, siya yung Espiritu o Diwa ng Diyos na siyang magbabago sa mundo. Ang Espiritu Santo na ayon pa sa ating pangalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Tagaruma, Kapitulo 8, Versikulo 8 hanggang 17, na siya yung Espiritu na magbuo, na kahit iba't iba tayo, nagiging isang katawan na kung saan ang ating Panginoon ay siyang ulo, at iba't iba ang mga kaloob, iba't iba ang mga paraan, iba't iba ang mga tunguhin, ngunit iisa lang ang Diyos na pinagbuklod tayong lahat sa diwa ng Espiritu ng pagkakaisa. Ibig sabihin, kung doon sa aklat ng Henesis ay
pinagwatak-watak ang tao na gustong gagawa ng turi sa Babel, ngayon pinag-isa na tayo, pinagbuklod na tayo sa kaisahan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay tinatawag na patnubay sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 14, verso 15 hanggang 26. Dalawang bisis po nabanggit sa versikulo 16 at versikulo 26, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Juan, ang salitang Parakletos. Parakletos, ibig sabihin patnubay. Siya yung ating patnubay. Ibig sabihin, gabay, nagbibigay inspirasyon, nagbibigay liwanag upang maging maayos ang ating tunguhin sa buhay. At sa versikulo 26, kapitulo 14 ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, nadagdag ang salitang Espiritu Santo. Dahil ang ating New Testament, ang bagong tipan ay nakasulat sa Koinokuna Griego. Sa Koinokuna Griego nakasulat po ang salitang Pneuma Hagio. Ulitin ko po. Pneuma Hagio. Pneuma Espiritu, Hagio banal. Banal na Espiritu. Ito yung banal na Espiritu na nasalin mula sa salitang Hebreo. Ang ating Panginoon po ay Hebreo. Kaya kung siya nagtuturo dito, ang kanya pong sinasabi ay ang salitang Hebreo. Na sa salitang Hebreo ang Espiritu ay Ruach. Ulitin po natin, Ruach. Ang Ruach ay mayroong iba't ibang kahulugan. Ang ordinaryo na kahulugan nito ay hangin. Ang mas mataas na kahulugan nito ay prinsipyo ng buhay o pinagmulan ng buhay. Kaya lahat ng may buhay ay dahil sa Espiritu. At pangatlo na mas mataas na kahulugan ay kaluluwa. Ito yung kaluluwa ng tao. Ito yung kung saan naugnay ang katawan at kaluluwa natin at tayo'y nabubuhay, tayo'y makapag-isip, tayo'y makapagpasya, tayo'y makakilos bilang tao. At ang pinakamahalaga na kahulugan nito sa Ruach ay Ruach Elohim o Ruach Yahweh. Ang Ruach Elohim, ang ibig sabihin, Espiritu Elohim ng Diyos. Ang Elohim ay, ang singular po dito ay El. Bakit nagiging Elohim? Dahil Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo. At Ruach Yahweh. Ang Yahweh ay makita natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, versikulo 14. Ang Yahweh ay pangalan ng Diyos. At ang kahulugan nito, Ako ay Ako. At itong Espiritu Santo na suma sa atin ay siyang gumagabay, ay siyang patnubay natin ngayon upang magkaroon tayong lakas na ipagpatuloy natin ang misyon ng ating Panginoong Hesus na magdala tayo ng buhay na ganap at ikasya-siya upang tayo ay hindi na makulong sa mga kapangyarihan ng mundo na mayroong patayan, mayroong karasan, mayroong mga bisyo, mayroong kasamaan, mayroong korupsyon, mayroong pagtingin lang sa sarili. Ang Espiritu Santo ay magbago sa atin. Kaya tinatawag siya sa ating salmo ngayon, Espiritu na nagdadala ng pagbabago. Tinatawag rin natin siya, Espiritu ng Kabanalan. Sapagkat sa panahon ng binyag, natanggap natin ang Espiritu ng Diyos upang pagkabanalin tayo. Upang tayo mabuhay sa kabanalan at tayo makatanggap sa buong buo ng Espiritu Santo at ang mga kaloob nito na pito po sa panahon ng pagkumpel. Kaya tinatawag ang Espiritu Santo na siyang tunay na kapangyarihan upang tayo magsasaksi ng tunay sa pag-ibig. Kaya tinatawag rin siya Diyos ng pag-ibig. At kung tayo ay mabubuhay sa pag-ibig, nabubuhay tayo sa Espiritu Santo dahil siya ang Diyos ng pag-ibig. At kung ang pagmamahalan natin ay lalong umigting, ang pagmamahalan natin ay lalong yumayabong, nariyan ang Espiritu na ating patnubay na gumagalaw sa ating buhay.
harinaway tayo ay napakilos ng Espiritu ng Diyos at mamumuhay tayo ng may pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama mapapangirihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos Panginating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Maria'ng Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapo sa krus na matay inilibing, nanausulan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Ama makapangirihan sa lahat. Doon mulang parito at hukom sa buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, amin ngayong pinalawagan ng Espiritu Santo upang kami mabigyan ng lakas loob ng nag-uumapaw na pag-ibig ng muling nabuhay mong anak. Kami dumadalangin, Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa simbahan, manatili nawa ang tapat na saksi ng banal na Espiritu, si Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, at kaming mga laiko sa bawat desisyong aming gagawin at landas na tatahakin, manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga lingkod bayan, masalamin nawa ng mga pulisiyang kanilang lilikhain at ng kanilang katapatan sa konstitusyon ang iyong mapagkandiling pagmamahal, maghari nawa ang espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso, manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga nakararanas ng matinding pagdurusa, makahanap nawa sila ng kaginhawaan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong kanilang nakakadaumpalad, manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa aming mahal na mga yumao, patuloyin mo sila sa iyong walang hanggang pakikipagnaig, manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, isinugo ng iyong anak ang banal na Espiritu upang kami matikong muli sa iyong piling. Pag-alabin mo ang aming mga puso ng iyong Espiritu upang kami makapamunga tungo sa pagtatag ng iyong paghahari sa pamagitan ni Kristo. Aming on. Amen. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo pati upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, pakunlangan sa pangako na yung anak, ang lihim na yung pag-ibig at paglingap ay isawal at nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito na sirinawang maglahad ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ngayon yung binuhos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos sa iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng anak na mahal, tanang tinubos na kasamay kay dinadakila, Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng anghel si siyawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sanaw-sana sa kaitaasan, sanaw-sana sa kaitaasan. Paririto sa ngalan ng Panginoon, sanaw-sana sa kaitaasan, sanaw-sana sa kaitaasan, sanaw-sana sa kaitaasan, sanaw-sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, na alay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ninusin na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan may napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin ka ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ang magandang balita ng
Sitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong paparang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumalo yung Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya. Ang banal na misa kayo na sa loob at sa labas ng gambana ng itim na sino kayo mga naugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media at cross-posting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin na linggin ng Pungisus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, sa pamangkatulong Quiapo Church, sa mga kapwa nating nahihirapan dahil sa pandemya at kalamidad. Salamat sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pungisus Nazareno. Pabaon sa misang ito. Ang espiritu ng pag-ibig ay suma sa atin. Naway mamuhay tayo sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po lamang itaas mahagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahala pong Isus Nazareno, inaigmos na yung cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanan nagsusuma mo sa iyo. Makamtanaw nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan ni po ninyo ang malamang imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan na may karamdaman. Sa pamagitan ng binisan ito na may maalala ng pangako na sa minyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po sa ating pag-alis ang kapayapaan, pag-asa at pag-ibig ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Purihin natin ang poong Hesus Nazareno. Salamat!